Air signs, tignan po natin kung ano ba yung mensahe para sa may mga business at sa mga nagbabalak pa lang pong mag-business. Tignan natin. Ano ba air signs, spirit guide, yung pwedeng pasukin na business po ni air signs? Spirit guide, universe, ano po yung pwedeng pasukin na business ni air signs? Ayan. Baka meron na kayong current business, tapos gusto nyo pang magdagdag ng business, tignan po natin. Mountain, tapos hill. Kaya nauuso talaga yung mga tourist spots ngayon. So, kung meron talaga kayong pera, air signs, invest nyo na. O kaya naman yung iba sa inyo, pwedeng mga ano to, yung mga mountain bikes, yung mga pang-hike na equipments. Equipments ba'y tawag dun? Mga gear, ganun. Ayan, pwede po yan. Mahal din yung mga yun eh. Tapos meron tayo ditong money. Meron tayo ditong computer. Ano pa po? Spirit guide. Departed loved ones. Meron tayo ditong box. Meron tayo ditong lottery. Meron tayo ditong cellphone. Meron tayong internet. Church, temple. Isa pa. At doctor. Okay? So, ayan. Tignan natin. So, yun nga po. Pwede rin money changer. O kaya naman sanglaan. Computer, pwede po mga computer, mga gadgets talaga yung ibenta ninyo or gawin ninyong business, repair, ayan, cellphone repair, computer repair, pwede po yan. Tapos meron tayo ditong departed loved ones, pwede po na funeral homes, ayan, kaya nyo ba yon? Air signs, matibay ba yung sikmura ninyo? Syempre, di naman kayo yung gagawa, diba? Okay, tapos meron tayo ditong box. So, this is also business ha, huwag kayong mano, hindi, business kasi yan, diba? Diba, kaya nga, diba, pag ano, nagbabayad tayo kapag may nawala sa atin, Tapos, meron tayo ditong box. So, yung iba po sa inyo, pwedeng mga balikbayan boxes. Ayan. Alam mo yung parang third party kayo. Ganyan. Or pwede rin talaga na kung mahilig kayo sa arts and crafts, mga, hindi lang, bags yung narinig ko, hindi box, no? O box, baka mahilig kayong gumawa nga ng mga arts and crafts. Ayan. Pwedeng mga lalagyanan ng jewelry. Tapos, lottery. Ito, lottery outlet. O, diba? Malay nyo. Ayan, no? Kikita talaga kayo dito. Lottery outlet. Dami pa naman tumataya sa loto. Baka isa nga din kayo dyan, air signs. Cellphone. So, parang ito lang din yun. Cellphone, gadget repair. Tapos, ito, internet. So, pwede piso net. Ayun, computer. Tumapat pa talaga siya dito. Piso net, okay din yun, diba? Kasi, syempre, madami pa din naman sa Pinas ang hindi, diba, wala silang sariling ano internet. Kami nga din. Wala din naman kami internet. Data lang yung ginagamit ko. Load lang. So ayun, 'di ba? Yung iba, 'di ba? Hindi nila kaya na mag-load. Kunwari 50 every day. Kaya ayan. So pwede rin 'yon, malaki din yung magiging income niyo diyan. Tapos meron tayong church, temple, mosque. So ayan po, pwedeng ano ba, rosary, sampagita, ayun, alam mo yung pwedeng sideline nyo yan, yung iba sa inyo, ayan, or pwedeng talagang i-market ninyo, pwedeng mga accessories, ayan, tapos meron nga tayo ditong doctor, baka po yung iba sa inyo ay pwedeng, ano, pharmacist yung iba sa inyo, so pwedeng, baka, ayan, magtayo kayo ng pharmacy ninyo. Diba? Walang imposible. Need lang talaga ng puhunan. Iba naman, may puhunan pero wala namang lakas ng loob. So, tignan natin ano ba yung strengths and weaknesses ng business mo or ikaw mismo. Air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Tignan po natin. Strength, spirit guide. Ano po yung strength ni air signs pagdating sa pagbe-business or pagdating sa kanyang business? Meron tayo ditong King of Earth. So, lahat talaga air signs ng hinahawakan mo, nagtatagumpay. Ayun. Basta magaan yung ano mo yung kamay mo. Okay? Pwedeng meron ka talagang healing energy. Tignan po natin. Ano pa, spirit guide? So, nagiging stable ba? Ganyan. Pag meron ka talagang gustong i-pursue or pag may pinopursue ka air signs. Nine of Water. Ayun, no? Wish, dreams, happiness. Very positive yung energy mo, air signs. Kaya ito, lahat nga talaga ng hinahawakan mo na business, lahat ng hinahandle mo, nagiging matagumpay siya. Pero tignan natin mamaya kung bakit
yung mga business na hinawakan ng iba sa inyo ay hindi nagsasucceed. So, iba-iba din naman kasi ang tao. Pero tignan natin muna. Dito muna tayo. Focus muna. Ano pa po? Spirit guide. Ace of Fire. Ayan. So, yung iba talaga kasi sa inyo, pag may ginusto kayo, talagang ipupush ninyo. Ibibigay nyo talaga yung best ninyo. Yan naman yung nakikita ko sa'yo dito, Air Signs. Kaya talagang nag-grow siya. Parang hindi kayo natatakot magkamali. Hindi kayo natatakot mag-failed. Pag meron kayong ginagawa, kasi buo yung ano nyo, buo yung love nyo at buo yung inyong, yung paniniwala ninyo sa sarili ninyo. Tignan naman natin yung weaknesses mo pagdating sa business. Ano naman po yung weaknesses ni Air Signs or yung weaknesses ng business ni Air Signs? Tignan natin. Meron tayo ditong Knight of Air. So, yung iba sa inyo, mabilis naman mag-desisyon. Parang hindi mo na pinag-iisipan. Go lang ng go. Diba nga, meron talaga kayong energy na ganun. Pero kasi buo naman yung loob nyo. Minsan, hindi rin siya maganda. Kailangan nyo din talaga maging vigilant. Ayan, sa mga decisions na gagawin ninyo. So, minsan nagiging weakness siya instead of strength. Kasi baka nakakapaglabas kayo agad ng pera, ng puhunan, ganun, na hindi nyo naman sinigurado kung may babalik pa. The Wheel. Ah, okay. So, yung iba sa inyo parang bahala na. Swerte tayo. Ayun. Yun naman yung nangyayari dito. Tapos, yung iba sa inyo, parang mabilis kayong magbago ng isip. Oo, mabilis. Yung iba sa inyo, mabilis magbago ng isip or ng decision. Yung iba naman, tama ba? Mabilis, no? Tapos, ito naman, mabilis magbago ng, ay, parang perehas, no? Oo. Parang moody yung iba talaga sa inyo, Air Signs. Ay, mabilis pala kayong magbago ng isip, ng desisyon. O pwedeng pabago-bago kayo ng desisyon. Isa yan sa weaknesses ninyo. Tignan natin, ano pa po? Meron tayong 8 of Air. Okay, so yung iba naman sa inyo, dito naman, di ba? Buong-buo yung tiwala sa sarili. Meron naman dito, nawawala naman kayo ng tiwala sa sarili ninyo. Kasi nga, ito, pabago-bago kasi kayo ng isip. So, ito yung iwasan ninyo, Air Sign. So, there is confusion tuloy. Hindi ko alam kung confusion ba to sa mga staffs mo or ikaw mismo yung nako-confuse sa mga decisions na ginagawa mo pagdating dito sa business. So, tignan natin, ano ba yung problems na pwede mong kaharapin pagdating dito sa business mo? Tignan natin. Para maiwasan mo to as much as possible. The Sun. Tapos, meron tayo ditong ego. Ayun. So, kailangan talaga maging humble ka dito. Okay, parang may nayayabangan sa'yo dito, Air Signs. Pwedeng i-provoke ka ng taong to. Yun yung nakikita ko dito. So, ang kailangan mo lang ay mas maging understanding dun sa tao na yun. Pwede na, pinoprovoke ka lang ng taong yan. Ayan, no, huwag emosyon yung pairalin mo dito. Yun yung nakikita ko. Kasi baka mag-regret ka sa mga masabi mo. Okay? And may nakikita ako nag-video. Okay? So, baka ma-video kayo. Diba alam mo yon yung cut lang. Yung cut lang, yung lalabas talaga na napakasama mo, ganyan. Na wala kang manners sa mga kliyente mo. Yung mga tipong ganyan. So, mag-iingat kayo sa mga sasabihin nyo. Huwag papadala sa emosyon, okay? Pag-isipan nyo lahat ng mga sasabihin ninyo. Kasi ito, meron tayong King of Water. Yung tipong iniintindi mo naman, pero baka madala ka ng emosyon mo. Yun yung iwasan mo po. Tignan natin. Okay? So, yung iba naman sa inyo, bakit nga ba feeling ninyo hindi nag-grow yung mga businesses na pinapasok ninyo? Ayan, baka yung iba sa inyo, Air Signs, nakailang business na kayo, pero hindi talaga siya nagsasucceed. Okay, tignan natin. Spirit guide, tignan po natin, bakit nga ba mayroong ibang Air Signs na kahit anong business yung pasukin nila, hindi nagsasucceed. Tignan po natin, ano ba yung kulang sa kanila? Ano ba yung pagkakamali nila? Mayroon ba Air Signs? Spirit Guide? 5 of Water. Ayun. So, pwedeng kayo mismo kasi ay nade-disappoint sa sarili ninyo. Okay, nafe-feel ninyo talaga, Air Signs, na kulang yung binibigay ninyo pagdating dito sa negosyo. Kaya yun yung na-attract nyo na energy. Queen of Air.
Tapos yung iba sa inyo, kulang pa po kayo sa experience. Kaya naman, pag-aralan nyo talaga pag meron kayong business na papasukin. Hindi pwede na basta-basta na lang. Okay din naman yun, di ba? At least, di ba, matapang kayo. Na gagawa nyo talaga, nakakapagsimula kayo. Kaya lang kasi, mas maganda kung may foundation kayo. So, try nyong tignan yung reading ni Earth Signs. Taurus, Virgo, Capricorn, baka makarelate kayo doon. Baka meron kayong sign sa inyong Big 3 or Big 6 na Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn. So, yun, kailangan aralin nyo din talaga. Tapos, kunwari, diba, may mga, kasi syempre, hindi naman, wala namang perfect na business eh, hindi naman laging masaya yan, hindi laging malaki yung kita, air sign. So, parang alam mo yun, parang harapin mo talaga kapag, kunwari, mababa yung sales, edi alamin mo kung bakit nga ba mababa yung sales ninyo ngayong araw na to. Ganun yung gawin mo, instead na panghinaan ka ng loob. Tapos, meron tayo ditong The Empress. Bakit nga ba? Kasi po, pwedeng hindi nyo talaga siya natututukan. Tama nga, yung iba sa inyo, alam nyo na hindi nyo natututukan, hindi ninyo nabibigay yung 100% ninyo sa business na ginagawa ninyo. Parang sabihin natin, parang pag may nabigay kayo, okay na yun sa inyo. Basta kumita kayo. So, hindi. Pag nag-business kayo, talagang mas maganda kung kumikita na kayo, nag-enjoy pa kayo. At saka, ayun, pinagpapatuloy nyo talaga yung magandang ginagawa ninyo o yung strategy ninyo para mas gumanda pa yung business ninyo. Parang huwag kayong makontento, yun yung sinasabi sa inyo dito ni Universe. Okay, tignan po natin kung sino ba yung taong pwedeng makatulong sa'yo. Spirit guide, sino po yung mga taong pwedeng makatulong kay Air Signs pagdating dito sa business niya? Mature woman, could be grandmother mo, pwede rin na could be your mentors. Basta sino tong mas matanda sa'yo. Ayan, pwedeng nanay mo. Courtship. Ayan po, pwedeng meron dito nag-o-offer naman sa'yo ng negosyo. Pwede mo yung i-consider, air signs. Lalo na yung iba sa inyo kung hindi po ninyo kayang mag-isa kasi pwedeng wala kayong, hindi naman wala kayong punan, kundi kulang yung puhunan ninyo. So, meron tayo ditong wealthy man. Ayan po, pwedeng isang mayaman na tao na pwedeng kakilala ninyo. Pwedeng yung iba sa inyo nag-loan kayo dito or nang hiram kayo sa taong to, the house. Pero yung iba sa inyo pwedeng family members nyo ito. Family member nyo po yan. At meron tayo ditong sudden wealth. Ayan, alam nyo, air sign, simulan nyo na talaga. Kasi dito sa sudden wealth na to, kayo lang makakatulong sa sarili ninyo. Okay? So, ayan po. Ayusin nyo na, magsimula na kayo ngayon pa lang. This is your sign. Ngayong 2023, magsimula na kayo ng business, air sign. So, ito po yung i-comment nyo sa baba, ayan, para ma-unlock nyo po yung mga blessings na ito, ayan, or yung mensahe na ito. My business is growing and I'm already receiving big sales. Maraming salamat po and see you again on my next video. Ingat po kayo always and more blessings to come. Ayan, para po sa mga mayroon ng current business, good luck po, more sales. At para naman po sa mga magsisimula pa lang, the time is ticking. So, ayan na, mag-umpisa na kayo. Okay, good luck and bye-bye!